Meron pa. Mamaya hindi tayo makaalis. Kaya ipatamaan tayo sa ano. Okay, papakipasok mo na. Meron pa. Okay. Total, naulan naman. Walang problema ang mag-extend tayo. Mga isang oras lang naman. Lapit na tayong matapos. Huwag kayong mag-alala. The Lord will not blow away your wages or earnings. Para bagang hindi nawala isang kislap pa tayong kinikita mo. Bakit kasi mag-change yung circumstances. Concern ka na sa tahanan ng Lord. Hindi mo na pinabayaan. Okay, isa pa. The heavens will not withhold the dew or rain. Tanungin ko kayo, ano ang kaibahan sa Promised Land at saka sa Egypt? Sa Egypt ba masagana ang pananim doon? Hindi. Masagana? Masagana! Masagana, maraming pananim. Hindi lahat ng lugar sa Egypt ay disyerto. Eh hindi magtatagal ang mga Israelita doon kung hindi masagana. Tuwing magkaroon nga ng tagutom, sabi nila, mabuti pa bumalik kami sa Egypt. Amen ba? Eh nung nagkaroon nga ng famine, sabi nga, instruction nga ng Lord, huwag kayong bumalik sa Egypt. Masagana ang pananim sa Egypt, pero ano ang kaibahan ng pananim sa Egypt at saka pananim sa Promised Land? Sige ka. Oh, Brother Ross. Ha? Mas masagana. Maliban sa mas masagana, ano ang kaibahan patungkol sa ulan? Nasa ulan tayo. Ako na lang, tagal niyo eh. Deuteronomy chapter 11 verse 10, for the land which you go to possess is not the land like the land of Egypt from which you have come, where you sowed your seed and watered it by food as a vegetable garden. Tingnan natin kung anong nangyari sa Promised Land. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys which drinks water from the rain of heaven. Hallelujah! So dinidiligan pa pala yung mga pananim sa Egypt as a vegetable, pero sa land of promise ng Lord, ang water na iniinom nila galing sa heaven. Pero kapag pinabayaan mo ang house ng Lord, the heaven will withhold its rain or dew. Gets? Okay, no more drought. Wala daw shortage. Mag-aring magkaroon ng panandali ang shortage, pero ang drought is prolonged shortage. Wala kang drought. Ito isang patutuo ko sa inyo. Ano? Nakapag-loan ako ng 15,000 bago naka-uwi. Salamat na approve. Na nabayaran ko yung lupa na binili namin. Dapat nga 780 square meters. Wala pang 1,000, pero commercial area. Nagkataon, konti yung nahulog ko sa queuing ko. Ang ginawa niya, binawasan niya ng 180 square meters. Ang natira na lang, 600. So, 600, 1,500 yung bili ko, nagbayad ako ng 600,000. Less doon sa binayad ko na noon, 550 na lang cash. Di bali na lang, kahit na nabawasan ako ng 180 square meters, dapat tumubo na ako ng 270,000 doon. Pero yung 600 na nabili ko, 1,500, bali halaga noon is 0.9 million. Ang halaga ngayon, 1.8 million. Sa isang bayaran ko lang, at bas lahat, tumubo na ako doble. Hindi na masama. Sabihin mo, tsuhin mo eh. Eh mabuti naman, binigyan ako ng tsuhin ko kaysa hindi. Kasi pinapahulugan sa amin, 1,500, for 3 years. Walang interest. Malaking blessing na leon. Okay, hindi mo narinig. Eh di wala akong tinubong 0.9 million ngayon. Mas isang taon, hindi lang 0.9 million tutubuhin ko. Patayuan ko na lang ng business yon. Okay, so ang gusto ko na sabihin doon, kapag concerned tayo, hindi lang sa tahanan natin, kundi sa tahanan ng Lord, wala tayong shortages. Kung magkaroon man ng shortages, not prolonged, kasi ang drought is prolonged. Yes? Parang tahimik na kayo pang sinasabi niyo, Pastor, alas-tres na. Ito, the Lord will take pleasure on it. Kapag ang iniintindi natin, mga tahanan lang natin, pangit naman kung tahanan mo, hindi mo iniintindi, pero kung iniintindi natin tahanan natin at hindi natin pinabayaan ang tahanan ng Lord, sabi ng verse 7, the Lord will take pleasure on it. Kasarap isipin na nalugod ang Diyos, natuwa, nagalak ang Diyos sa ginawa natin. Hindi lang nag-take pleasure, the Lord will be glorified. Alam niyo kung bakit ganun na lamang kaganda ang mga simbahan ng Iglesia?
Okay, maaring hindi natin masabing nagbibigay kasi ang tithes doon compulsory. Parang pati sweldo mo na momonitor. Bakit naman nata 'yon? Pati absent mo pag na lalo kung ilang linggo ka na dadalawin ka na o kapatid, mukhang napabayaan mo na ang obligasyon mo sa Panginoon. Pagdating ka nagbigay utang. Utang. Pero sa totoo lang, kapag hindi mo binigay ang tithes mo, utang mo sa Lord 'yon. Basa. Basa. Leviticus chapter 27 verse 30. Okay. And all the tithe of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy to the Lord. If a man wants at all to redeem any of his tithes, he shall add 1/5 to it. So kung yung tithes ko, palagay na lang nating 200 yung tithes ko, hindi ko ibinigay sa month of August, pagdating ng September, may interest na yon 5/6. Yung 200 ko, magiging magkano? Hina nyo sa math? 220. 220. Ano lang yon 10% lang ang tubo. Ang 5/6 is 20%. So magiging 240 na yon. Ang dami na pala nating utang kapag hindi natin binibigay yung tithes. Biblical yung tithes na utang, pero hindi in a way na pati sweldo mo imumonitor. Kaya ko lang ito ginawang compulsory sa trustees at sa choir para naman hindi sila under curse at mabless yung buhay nila. Pero never na ginawa ko yung compulsory, especially sa mga attendees lang. Nasa sa inyo na yun kung abot ng faith nyo. Kung hindi, nasa sa inyo din. Yes. Okay, balik naman tayo. Parang bumabalik doon. Okay, isa pa. You will experience His presence as He resides in His house. Basahin ko uli ang verse 12. Baka magtaka kayo saan kinuha ni Pastor ito. Okay, Haggai uli, chapter 1, verse 12. Ganito ang ating makikita. Sabi ko nga sa inyo, hanggat maaari, huwag nyo nang isara yung inyong Bible. Ang akin na isara. Okay, Haggai chapter 1 verse 12, ganito po ang ating makikita, pero hinahanap ko pa, hindi ko pa nakita. Okay, verse 12, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jehozadak the high priest with all the remnant of the people obeyed the voice of the Lord their God and the words of Haggai the prophet as the Lord their God had sent him, and the people feared the presence of the Lord. So kung kanina ang kaibahan between a home and a house, ang house pwedeng nakatira pero hindi talaga doon residente, pero ang home is residente ka. Sa tahanan ng Lord, maraming hindi naka-feel ng presence ng Lord kasi hindi lahat ng gawain ng Lord, hindi lahat ng churches ay pinapanahanan ng Lord. Amen ba? Okay, sabihin pa natin that the Lord inhabits in the praises of His people, pero kapag pinabayaan natin ang tahanan ng Lord, masyado tayong concern sa tahanan natin, sabi doon, hindi natin mararanasan ang presence. Hindi niya home, house lang. Simple as that. Anong gusto niyo? Home ng Lord o house ng Lord? Home. So, kapag binibigyan natin pansin at binibuild up natin ang tahanan ng Lord, mamananahan siya. Hindi lang sa praises natin. Okay. Isa pa. He will be with us. Sabi ng verse 13 pa rin. Then Haggai, the Lord's messenger, spoke the Lord's message to the people saying, I am with you, says the Lord. Maliwanag yun. After daw na tumugon ang mga tao, they feared the presence of the Lord. Sa kanya sinabing, I am with you. Okay, sabi ng Bible, sabi ng Lord, hindi ka pababayaan, hindi ka iiwan, never, never na ikaw ay iiwanan. Pero hindi lahat ng hindi iniiwan ay sinasamahan. Tama na, susundan niyo po bago. Okay. Pwedeng hindi kita iniiwan, pero hindi porket hindi ka iniiwan ay sinasamahan ka. Nasusundan niyo po ba ako? So sabi doon, the people feared the presence of the Lord, and the Lord says, I am with you.
So, maging sa kaliit-liitan natin ginagawa kung sasamahan tayo ng